ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay ina ko, iatinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Higalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga pagkakasala upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop, upang sa lupaing ipinangako kami ay makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito, padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito, makikilala nilang ako'y suma sa iyo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdadala ng kaba ng tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan. Ngunit ihinto pagtuntong ninyo sa tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao, hali kayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon, ang inyong Diyos. At sinabi niya sa mga ito, dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga kananeyo. Ang kaba ng tipan ng Panginoon, ang Panginoon ng sangkalupaan ay mauunang itatawid ng ilog Jordan, sapagkat ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan ay tumuntong sa tubig, titigil ang pag-agos ng ilog Jordan. Ang tubig ay magtitipon sa isang lugar sa hulo. Sa pangunguna ng mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan, tumigil ang agos sa hulo
At ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Sartan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan, samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan. Tuyo ang nilalakaran nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas. Nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula na noon ang lupaing Huday naging dakong banal. At iyong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Alleluia. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan noon ay humimpil. Maging mga bundok katulad ng tupa ay pawang nanginig, pati mga burol nanginig na parang tupang maliliit. Alleluia. Ano ang nangyari? At ikaw, o dagat, wala nang daluyan. Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa. Alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Poniyong pasikatin, kagandahan na ang loobin ng kabutihan mo sa amin. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan kung patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, 'Magbayad ka ng utang mo.'
Naglumuhod yon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, "Ikaw napakasama mo." Sabi niya, "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng Ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang gabi po ng Huwebes sa inyong lahat. Bisperas ng Biyernes. Sabi sa amin sa Cavite, nasa tangwa. Nasa tangwa tayo ng Biyernes. Sa Batangas naman, nasa tang-ib. Nasa tang-ib, ano? Dito naman sa atin sa Maynila, nasa edge. Nasa edge tayo ng ibinubukod nating araw para sa mahal na poong Jesus Nazareno. Karaniwan, pag nasa edge ka, nahaharap ka rin sa isang crossroad o crossroads kung tatawid ka ba o hindi. Kung lulundag ka ba o hindi. Kung hihirit pa ba muna, Huwebes pa lang naman. At bukas pa ang Biyernes. At kung kikimkimin mo pa ba, muna ito bago mo entertainin ang posibilidad ng pagpapakabanal o ng pagpapatawad. Huwebes pa lang naman. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, tinanaw ni Moises ang lupang pangako. Maituturing din po natin na ang Biyernes ay lupang pangako sa ating buhay sa isang paghahalintulad o metaphor. Nakatawid sila sa Red Sea. Nasanctify sila sa Mount Sinai. Nakapagdiwang ng Passover. Pero ang mga Israelita na lang ang nakatuloy. Sa edge pa lang, inabot na ng kamamatayan si Moises. Ang Panginoon na rin naman ang nagsabi sa kanya sa unang pagbasa, kahapon, "Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating." Hindi man niya narating ang lupang pangako, ginugol naman niya ang kanyang buhay hanggang sa mga huling sandali ng pagtataguyod, pagtangkilik, at pagkalinga sa bayan ng Diyos. Paano po natin gustong tawirin ang araw na ito papunta bukas? Paano po natin gustong gugulin ang mga nalalabi pang panahon sa ating buhay kung sakaling wala ng lupang pangako sa atin tayong madaratnan? Ang mahal na poong Jesus Nazareno naman
ay matagumpay na nakatawid sa ilog Jordan, galing sa Galilea patungong Judea, ayon sa huling linya ng binasa nating Ebanghelyo ngayon. Hanggang sa bago siya tumawid, nagtuturo siya sa pamamagitan ng salita at gawa. So kung nagtuturo siyang magpatawad, nagpatawad din siya. At bibit-bitin niya ito hanggang sa Judea at kung saan paman siya makarating. Tayo man ay nahaharap din araw-araw sa mga tawiring landas ng buhay. Kakaliwa ba tayo o kakanan? Didiretso o aatras na lamang? Lulukso ba tayo ng may malaking pananalig o may istak na lang tayo kung saan tayo komportable? Makikipagsapalaran ba tayong lumapit o makikipagpataasan pa rin ng pride? Kung inyong maalala, may mga sharing tayong ginawa ng mga nakaraan tungkol sa image of God. Ano? Mga 6 p.m. mass din yun, at saka sa idea of God. At naalala ko ngayon na ang aking palang idea of God, isi-share ko lang ano, ay katulad ng GPS. Yun nga ano, baka narinig nyo na yan sa akin dati. Parang Google Maps o Waze na pag sinabi niya na in 300 meters, turn right. Tapos kumaliwa pa rin ako. Hindi sasabihin sa akin ng Google Maps o ng Waze na you are a hopeless case. I already told you to turn right. You still turned left. Hindi niya po yun sasabihin sa akin. Bagkus, iikot siya, maghahanap ng bagong daan hanggang sa matagpuan kong muli ang tamang daan pabalik sa kanya. Paano po ba nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula o sa Red Sea? Ano po ang pagkakatulad nila sa mahal na poong Jesus Nazareno na tumawid sa ilog Jordan? Naglakas loob po sila. Naglakas loob silang magpakumbaba, manikluhod, magtiwala. Inilagay nila ang kanilang kumpiyansa sa nagsusugo sa kanila at sa gumigiya sa kanila. Tumaya sila. At nang sila po ay tumaya, itinaya nilang lahat. Hindi sila nagtira sa kanilang bulsa para sa kanilang sarili. Dahil alam po nila na ang nagsusugo sa kanila at gumigiya sa kanila ay hindi kailanman magpapabaya sa kanila. Huwag matakot tumawid. Ano man ang kinakaharap po ninyong ilog Jordan o Red Sea, bangin man iyan o crossroads, take the leap of faith. Take the leap of faith. Kahit natutunan na po natin mula pa pagkabata na huwag magtiwala kanino man. At pag nag-take ka ng leap of faith, lalakad ka sa mundo ng magaan ang pasan. Maluwag ang dibdib at maalwan ang paghinga.
lahat ng ito'y dahil ikaw ay nakapagpatawad. Ilang beses? 70 ulit ng 7 beses. Huwag na po ninyong tuusin kung ilan. Ibig lang sabihin, magpatawad ng maraming beses o walang limit. Bukod sa naigagawad mo sa iyong pinatawad ang grasya ng kapatawaran at ang kagaanang hatid ng pagiging napatawad, para na rin sa iyong nagpapatawad ang bunga ng pagpapatawad sa iyong kalusugang pangkalahatan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos upang makapagdulot ng pakikipagkasundo sa daigdig ang kanyang bayan na nakadama ng kanyang pagpapatawad. At sa bawat pagdalangin ang atin pong itutugon, mahabaging hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Mahabaging hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang bayan ng Diyos na pinalaya ng dugo ni Kristo, naway hindi magkahiwa-hiwalay at mamuhay sila sa pagkakaunawaan at kapayapaan, manalangin tayo. Mahabaging hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga may dinaramdam o sama ng loob, bunga ng mga kalupitan at pagkakamaling ginawa sa kanila, naway huwag magkimkim ng hinanakit sa kanilang puso, bagkus maging bukas sa kapayapaan ni Kristo, manalangin tayo. Mahabaging hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nahihirapang magpatawad, naway mapagtanto at maunawaan ang mayamang habag ng Diyos sa bawat isa at matutong makapagpatawad mula sa puso, manalangin tayo. Mahabaging hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nakadarama ng malalim na sugat ng pisikal at espiritual na pagkakamali, naway makatagpo ng kagalingan sa pagpapatawad ni Kristo, manalangin tayo. Mahabaging hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga tapat na namayapa, naway patawarin sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Mahabaging hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ama naming nasa langit, masdan mo nang may habag ang aming mga pagkakamali. Iadya mo kami sa katigasan ng mga puso namin at tulungan mo kaming maging handang makapagpatawad sa mga tinamo naming mga pasakit upang mabuklod na muli ang nagkahiwa-hiwalay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na ang amin kawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tangkapin iyong basbasan nang sabi maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya rinawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. The body and blood of Christ bring us everlasting life. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Of mercy and the giver of
I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Kinakikusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ang kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.
Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.